Okay. Ngayon, nilagyan natin ng capacitor at saka diode para yung output niya maging 17 volts kasi itatry natin itong mga LED. Okay guys, ito naman itatry natin. Ayan guys, ayan. So, hindi niya kinaya yung 17.7 volts. Hello guys, good day at welcome po sa aking munting channel. Ang video natin for today guys ay experiment guys, no? Kung bakit kailangan natin magpalit ng rectifier regulator pag mataas yung kanyang reading. Ito yung isang mga dahilan kung bakit ayaw gumana yung inyong LED, kung bakit napundi yung inyong LED, kung bakit pumuputok yung inyong bulb. So malalaman nyo dito kung ano yung mga dahilan ng ating LED, kung bakit nasisira o kung bakit ayaw gumana. Okay, kung mapapansin nyo dito guys, meron tayo ditong AC-DC converter charger. Ayan. Itong converter charger na to ay naglalabas ng 12 volts at 14 volts supply. Ayun. 14 volts pataas guys. So hanggang doon lang yung nilalabas niyang power source para hindi masira yung ating mga LED. Ito kasing AC-DC converter charger na to, ginagamit to sa swimming pool. Ito yung ginagamit nila, mga 12 volts lang yung mga ilaw na ginagamit doon para hindi mag-ground yung naliligo or pag magkaroon ng short circuit. So ito yon guys, heavy duty to. So may nabibili namang mas maliit nito. Okay. Ngayon nilagyan natin ng capacitor at saka diode para yung output niya maging 17 volts kasi itatry natin itong mga LED. Okay guys, ito yung positive niya tsaka yung negative. Ayun. Ito yung negative. Ito yung positive. Ito. So, nilagyan natin yung positive ng diode, tapos yung negative, yung doon sa capacitor. Ayan, negative ng capacitor. Ayan, tingnan nyo na lang guys, ha? Ayan naman yung ating view. So, ang output nito guys, so kasi yung nilalabas nito guys, katulad na sinabi ko kanina, 12 volts to 14 volts pataas. So, nilagyan natin itong diode, naging 17 0.5 volts siya. So ipapakita ko sa inyo guys, no, yung output nitong ginawa natin para malaman ninyo na yun ang boltahe na nilalabas. So kailangan natin ng voltmeter guys, no. Okay. So sa positive itong kulay blue yung output nito guys, no? Ayan, tapos sa negative yung kulay brown. Ngayon ay guys, nakakapit na natin, sasaksak natin ngayon yung converter natin, charger converter. Titingnan nyo yung voltahe na ilalabas niya. Ayan guys, 17.8 volts. Okay, release na muna natin. Ayan. Wala na guys, no? Tanggalin natin para hindi makalat. Ngayon, itatry natin sa LED. Kung bakit so, malinaw guys na ang nilalabas na voltahe nito ay 17.8 volts. Ayan. Okay. Okay.
So ang mga LED natin is 12 volts lang. So 12 volts siya. Pag umanda rin yung inyong motorcycle ay nagre-reading siya ng 13 volts, 14 volts pataas. So yun lang yung kaya ng ating LED. Ngayon, itatry natin sa 17.8 volts. Kung masisira ba siya, kung hindi ba siya gagana, o kaya niya. Okay? So sasaksak natin to guys ulit. Ito yung output nun, 17.8 volts. Itatry natin yung mga LED. Experiment tayo guys, no? Kung bakit kailangan natin magpalit ng rectifier regulator pagka tumaas na yung ating reading. Imagine guys, 17.8 volts itong lumalabas na to. Try natin. So ayan na guys, 17.8 volts. Itatry pa natin ulit para makita ninyo. So ito yung positive, ito yung negative ng ating voltmeter, ito yung output ng ating AC-DC converter charger. And guys, 17.7. okay, kanina 17.8, hindi pare-parehas, no? Basta hindi siya bumaba ng 17. So ang tanong dito, kaya ba ng ating LED pag 17.7? Okay, itatry muna natin sa battery guys, no? Bakit natin to ginagawa guys? Importante ito para malaman ninyo sa rectifier nyo pag nag-reading ng 17 volts, ibig sabihin malalaman nyo dito. So gumana tong LED, itatry natin sa 17.7 volts. So ito yung positive, ito naman yung negative. Okay guys, ayan, gumana siya. Tapos ayun, napundi na. So napundi na siya guys, no? Okay, 17.7 volts. So hindi niya kaya hanggang ano lang guys siya, hanggang 12 volts o 14 volts lang yung kaya ng ating mga LED. So nagkaroon kayo ng comparison kung bakit importante magpalit kayo ng rectifier regulator pag ang voltahe niya ay lumagpas na ng 15 volts pataas. So pagka mga 14 volts pataas, okay lang yan guys, normal. So napundi na yung ating LED. So ang kaya nito guys ng ating mga LED ay nasa 12 volts hanggang 14 volts pataas. Pag lumagpas na ng 15 volts, ibig sabihin sira na yung ating rectifier regulator, kailangan na nating palitan. Okay, dahil pupundihin lang niya yung LED na ganyan. So magka-try pa tayo ng other LED. So output 17.7 volts, itatry natin sa 12 volts muna, no? Kasi pag 12 volts to guys, pag umandal na kasi yung motorcycle, nagre-reading yan ng 14.8 volts, 14.5 volts o sa full wave, no guys? Pagka half wave, nagre-reading siya ng 13 volts pataas. Okay guys, ayan, napakalinaw, no? So itatry natin tong LED na to dito sa 17.7 volts. Okay, ito yung positive, ito yung negative. Ayan guys. Okay guys, itong ganitong klaseng LED, so pwede siya sa 17.7 volts. Hindi ko lang alam, minsan kasi pagsira yung ating rectifier regulator, nagre-reading siya ng 35 volts. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano yung power source hanggang 35 volts kung kakayanin pa niya. I think hindi siguro niya kaya. Siguro mga 20 volts lang ito. Mapupunti pa rin siya kung nagre-reading yung rectifier regulator yun ng 20 volts sa inyong voltmeter. Baka mapundi rin soon. Kasi abang ginagamit yung motorcycle, ginagas mo yun, tumataas yung reading. So hindi siya napupundi pag 17.7 volts. Okay, ito try natin sa 17.7 volts. So maganda ito, no guys? Okay, kaya niya yung 17.7 volts. So hindi pa siya mapupundi.
Pero pagka nag-reading ng 17.7 volts yung inyong rectifier, para safe kayo, palitan nyo na agad. Kahit na mag-reading pa siya ng 15 volts guys, palitan nyo na. Kasi alam nyo naman yung mga LED, hanggang 12 volts to 14 volts lang. Okay guys, ito naman itatry natin. Ayan guys, ayan. So hindi niya kinaya yung 17.7 volts. So nasira na siya. Napundi na, no guys. So kung mataas yung reading ng inyong motorcycle doon sa voltmeter na 17.7 volts, magpupundi yung inyong LED na inilagay. So napundi, so ito napundi. Ibig sabihin, mababa lang yung kanyang wattage, no? So ito lang yung pumasa sa 17.5. So maganda itong ilaw na to. Okay, ito namang isa guys. Tatry natin. So try nga muna natin dito. So ayan, gumana siya guys. Okay, ulitin natin. Ayan guys, gumana, no? So itatry natin dito sa 17.7 volts. Ito yung positive. Tingnan natin kung mapupundi siya. So gumana siya guys. So, mataas yung wattage nito. Siguro ang watch nito nasa 12 volts hanggang 20 volts. Kaya kinaya niya yung ating 17.7 volts. Yeah. So, okay. 2, 4, 5. 5 LED. Kabagay ito, 5 LED din. Hindi na niya kinaya. Nasa watts. So, dalawang sira, dalawang buo. Okay, titingnan natin dito sa ganito, sa mga valve na ganito. So wala kasing naka-indicate kung ilang watts siya, no. So tatry pa rin natin, pero i-try muna natin dito. Walang polarity to guys, ito yung ginagamit sa mga test light. Ayan. So hindi nakita. Kapit natin. Ayan guys, oh. So itatry natin sa 17.7 volts. Experiment lang to guys, no. Para malaman natin kung bakit napupundi yung ating mga ilaw sa mga boltahe. Ayan guys, kaya niya yung 17.7 volts. Siguro, estimate ko dito guys, wala kasi naka-indicate, no? Nasa 12 volts hanggang 20 volts yung kaya niya. Yung tatlo na to. Ayan, tatlo na kasi yan guys. So ito hanggang ano lang guys, hanggang 12 volts hanggang 14.9 volts. So pag sumampa na siya ng 15 volts, hindi na niya kakayanin, mapupundi na yan. So, pag lumagpas ng 14.9 volts, okay pa. Pag lumagpas naman siya ng 15.5 volts o 15.2 volts, siguro kailangan nyo na magpalit ng rectifier regulator para hindi na mapundi mga ganitong LED. So, ito kadalasang ginagamit sa mga Wave TMX, yung mga ganitong valve, pero LED siya. Kung mapansin nyo guys, walang naka-indicate na kung ilang volts. Yan siya, oh. Kaya importante na malaman natin kung 12 volts hanggang 20 volts para malaman natin, no. So dito kasi sa mga ganitong type, China LED, walang naka-indicate. So kailangan natin i-try sa 17.7 volts. Pero i-try muna natin dito guys sa battery. High and low to, no guys. Ayan, gumagana siya. Ayan. So gumagana yung high and low niya. So itatry natin dito sa 17.7 volts kung kaya ba niya. Okay, ito yung negative. Wala namang ground to guys, no? Okay guys, so itatry natin. So kaya niya. Ayan, oh. High beam. Low beam. Ayan, kaya niya. So estimate ko dito, nasa 12 volts hanggang 25 volts. Kaya hindi siya napundi. Remember guys, no?
pagka nagre-ring yung rectifier regulator nyo ng 15 volts pataas, ibig sabihin kailangan nyo na siyang palitan kasi magga-gas pa kayo, tataas pa yung reading nun, guys, umaabot ng 35 volts. Kaya para maprotektahan yung LED, kailangan natin palitan yung rectifier regulator. Okay, guys, so na-try na natin itong headlight. So dito naman sa headlight na ordinary, na-try natin. Try muna natin dito sa battery, guys. Huwag muna dito sa 17.7 volts. Dito muna sa 12 volts. Ayan, guys. Kumana. Okay. So, tatry natin dito sa 17.7 volts. So, yung LED walang naka-indicate. Ito. Ay, sorry. Okay. Ayan, guys. Kumana. Kung mapansin nyo yung mga ordinary na bulb natin ng motorcycle, meron siyang naka-indicate. Ito, guys. Ayan, oh. 12 volts hanggang 35 volts. Ayan. Oh, ibig sabihin, guys, kung ang motorcycle nyo, kung sira yung rectifier nyo, nag-reading siya ng 34 volts hanggang 35 volts, hindi pa niya pupundihin kasi yun yung kayang supply ng bulb. Signal lights, lagi, sira yung 4. Siyempre, ang gagawin natin, i-reading natin yung battery. Tapos paandarin natin yung motor. Ngayon, mataas yung reading, umabot siya ng 25 watts. O, pataas. Minsan kadalasan ganun yung reading. Minsan naman 30 pataas. So, napundi lahat yung signal light. Ngayon, bakit yung signal light ko napundi? Tapos yung headlight ko hindi napundi. Kasi yun ang doon na pumasok yung ating headlight kasi mataas yung reading, no. Kasi ito 12 volts to 35 volts. Baka yung signal light natin nasa katulad na sinabi ko kanina, nasa ano lang siya, nasa 12 volts hanggang 20 volts katulad nito, guys. 'Di ba pagka nagkakaroon tayo ng encounter, kundi doon lahat yung signal light pero yung headlight buo pa. So mababa yung reading, mababa yung voltage nito, nasa 12 volts hanggang 20 volts lang, hindi katulad nito. Ayan, ay iwan siyang buo. Kasi yung reading ng voltmeter is hanggang 33 volts lang nung nasira yung rectifier regulator, kaya hindi naapektuhan yung ating bulb headlight. Kasi 12 volts hanggang 35 volts siya. Ayan. Ito, wala kasing naka-indicate, no? Kaya mahalaga na may naka-indicate na headlight kahit na masira yung rectifier regulator. Alam natin na kung hanggang saan kasi meron tayong voltmeter. Ayan. Okay, guys. Hanggang dito na lang po yung ating video. At experiment lang naman po ito kung bakit nasisira yung ating mga LED. Kung bakit mahalaga magpalit tayo ng rectifier regulator pagka umabot na ng 15 pataas, kasi ang mga LED natin is hanggang 12 volts hanggang 14 volts pataas lang. So pag umabot siya ng 15 volts, 17 volts, hindi na kinakaya nung ibang LED. Kaya mas magandang magpalit tayo nito ng ating rectifier regulator. Okay, guys, hanggang dito naman po ang ating video at sana nakatulong ako sa araw na to. Thank you po sa inyong panonood and God bless. Okay, guys, bye-bye.